Hello guys, kumusta? Nandito naman tayo ngayon. Magluto tayo ng aking huli nung una. Il, Muray Il. Ito ang Muray Il na huli ko nung una. Ating lutuin to ngayon. Ibang recipe na naman. Hindi na yung adobo. Hindi. Pritong il na. Una natin gawin ay atin munang slice hiwain. Mga 3 kilo to, guys. Napakalikot nito pag kinuha ko. Ang hirap. Ngayon, magluto na naman tayo. Ibang klaseng luto na naman to. Luto na prito. Pero bago nito ano, bago prituhin, ang ating lutuin ngayon yung buntot lang, hindi kasama yung ulo kasi malaki. Hindi maubos. 4 lang na slice. Ang slice ng bawat slice ay hatiin natin para hindi madaling maluto. Okay, tapos na yung pag-slice. Ang sunod nating gawin ay magawa tayo ng sauce. Bago natin i-prito to, i-marinate muna natin to. Magawa tayo ng sauce na parang gano'n. Ang ating ingredients ay 2 limonsito, may bawang, sibuyas, suka, may suka. Atin ang umpisahan ngayon ang paggawa ng sauce para i-marinate natin itong slice na Muray Il. Okay, maghiwa na tayo ng limonsito, 2 limonsito at hindi ang juice ng limonsito. Tapos hiwa tayo ng bawang at suka, sibuyas. Hindi natin i-marinate. Lagyan natin yung bowl ng soy sauce at saka suka at saka unting tubig at saka seasoning. Kasama guys yung soy sauce. Okay, kanina hindi ko nasabi sa units. Dagdagan natin kunti ng suka at saka soy sauce. Ilagay na natin yung slice na il para ma-absorb yung lasa ng ating mga ingredients doon sa ginawa nating marinated sauce. Ating ibabad ng masyado ng 30 minutes para ma-absorb yung lasa. Ating takipan at iwanan na natin ng 30 segundo. Atin ang lutuin tapos na 30 minutes na babad. Tapos ngayon, maglaro na tayo ng lagay ng kawali doon sa stove para prito na ito. Lagyan na natin ng kawali yung stove. Tapos ating sindihan. Tapos mo sindi, lagyan ng mantika. Yung
committed in. Tayo na natin. Unang salam natin guys, 3 piraso. 6 na piraso. Salam. Ayun na. Isa na guys, salam natin. Ganyan na salang guys, ating antayin na maluto yung silalit at katapos ating balik na rin yung sa ilalim, ating balik na rin yung kabalim para nabaw na pantay halit yung at crispy ng kanyang luto, crispy yung sa kabaw balak yung ilalim. Ganyan nyo guys yung balak na luto game pang crispy yan para litson. Crispy na crispy ito yung luto. Ayan na, baliktad na ating antayin na maluto yung ang salang natin na 3 piraso. Lagyan natin ang takip kasi puputok yung balat ng il. Ngayon lagyan na crispy na guys, luto na yung unang salang natin. Pwede na nating ihain. Yan. Luto na guys. Lutong luto na. Crisping crispy. Yan, unang salang. Luto na. 3 piraso na il. Ngayon, yung last na salang, yung 3 piraso na natira, yun ang ating isalang naman para luto yung ating recipe na pritong eel. Masarap guys, subukan nyo yan pag mayroon kayong eel. Yan, antayin natin na crispy yung silalim. Ayan, crispy na. Ating balik na rin ulit yung sa ilalim para mag-crispy yung sibabaw. Yung sibabaw na naman ang ating pailalim. So yan, ayan naman talagang buhay, sibabaw at ilalim. Ayan, tayo natin na maluto. Ayan, luto na guys. Hindi na, ting tiis na. Ayan, crispy na guys. Pati na kunin. Ayan na. Nako, sarap. Sarap. Tingin mo na lang. Tingin mo. Sapan ka. Ayan, sarap tingnan yung luto kong il sa prito. Pwede na natin at ilagay natin doon sa unang salang na natapos kasi tapos na, luto na ang 6 na piraso na pritong il. Tapos na ang piko. Nainan na guys. Hindi na. Pwede na natin. Ayun. Tapos na guys ang ating luto na pritong il. Masarap to. Tingnan nyo. Ito. Kanin na lang ang kulang. Lipat na natin dito sa dahil ng daon ng saging para sarap. Dito tayo maglagay ng ating prito kasi wala na ang oil. Tuyo na. Ngayon, ito na ang ating recipe. Pritong il. Tapos na ang ating recipe na
pritong murai iki. Crispy. Lutong na lutong. Alam nyo guys, sarap para ng il na prito. Imarinate mo muna ng 30 minutes. Pagkatapos, prito mo. Ayan. Ulam na. Ano lang ito guys? Buntot lang, kalahati lang ng il. Kasi malaki yung il ko na nahuli ko nung unang araw. Hindi namin hindi namin maubos. Kaya ito na lang ang recipe natin. Bali, tatlong order. Kung sa restaurant ka pa, tatlong order lang to ng pritong il. Kumusta sa aking mga taga-subaybay? Salamat sa palagi niyong pagsubaybay sa aking mga video. Sana hindi kayo magsawa at hindi rin ako magsawa ng paggawa ng marami pang video na para ipresento sa inyo, kahit underwater discovery, kahit spear fishing, o yung huli kong fish na pwedeng lutuin na kaya kong lutuin. Salamat!